guys, this is Roldan. Welcome back to my channel. Today, papakita ko naman sa inyo kung paano magluto ng whole chicken. Malinis na ang ating manok. Ngayon, una kong ginawa dyan, ni-slice ko lang ng kalahati. Tapos, mag-a-add lang tayo ng water para palambutin natin ang ating meat. Para hindi nga pala kayo mahirapan sa paghati ng chicken, ang gagawin nyo ay ihiwain nyo yung pinaka meat, huwag yung mismong pinaka gitna dahil buto yun, mahihirapan kayo mag-cut. Okay na siguro yung tubig na yan. Tapos mag-a-add na ako ng ingredients pa dyan para habang kumukulo, kumakapit na ang lasa. Ayan, mag-a-add ako ng fresh cut green onions. After yan, maglalagay ako ng star anise. Yung star anise, huwag masyadong marami kasi sobrang lalasa yan. 2 to 3 lang, pwede na yan. Maglalagay na rin ako ng soy sauce dyan para magkaroon ng lasang ang ating chicken. At para kumulay na rin ang ating chicken kasi masyadong light. Pampakulay na rin. Isusunod ko namang ilagay ay ang garlic powder. Ayan, ayos na yan. Next ko namang ilalagay ay oyster sauce. Masarap yan, pampaalat din at extra flavor. Nandyan na lahat ng ating ingredients. Ngayon, pinakukuluan na lang natin ito. Palalambutin natin yan. Once na lumambot na yan, i-flip naman natin yan para maging balance ang luto ng ating meat. Iko-continue lang natin ang pagluluto ng ating chicken. Tapos, tatakpan natin ito. Once na malambot na ang ating meat, tatanggalin na natin ang ating chicken. Set aside lang natin yan. Once na isalin na natin, huwag nyo palang itatapon yung pinaka-pinagkuluan. May lasa na yan. Kaya ang gagawin natin dyan, gagawa tayo ng gravy. Sasalain lang natin yan. Tapos, muli nating lulutuin. Bali, same pot lang din ang gagamitin natin dyan. I-on lang natin yung stove natin. Tapos, ibabalik natin yung pinaka-sauce or yung pinagpakuluan natin. Wala na kayong gagawin dyan sa sauce. Lulutuin lang natin yan, tapos maglalagay lang ako ng slurry. Hanggang sa maging thick na yung pinaka-sauce. Hanggang maging gravy na siya. Tuloy-tuloy lang ang paghalo. At dapat nasa low fire. Para hindi masunog. Gagano sana ako eh. Ayan, kung makikita nyo, maging thick na yan. Pwede na yan. Hahanguin na natin yan at itatransfer na natin. Bale, may twist akong gagawin dyan. Itong pinaka gravy or yung sauce niya, ipapahid lang natin sa chicken para maging malasa na. After nyan, kaya naging healthy yan, ilalagay pa natin sa oven. Lulutuin pa natin siya ng mga 15 minutes para yung mga fats niya lumabas pa. Bali, isaset ko ito sa convection. Bali, 15 minutes lang ilalagay ko kasi mas mainit yan at mas mabilis maluto kapag nasa convection.
para mas lalong healthy ang ating food, mag-i-steam tayo ng bok choy. Nag-check kasi ako sa fridge yung bok choy namin, malapit na masira. Ayan, isasama na natin yan. I-steam lang natin ang saglitan yan. Bali, yung bok choy, hinati ko lang sa gitna kasi masyadong malaki. Takpan lang natin to para ma-steam. Tapos, babalikan naman natin ang ating chicken. Papahiran natin ulit ito ng sauce para talagang malasa ang ating chicken. Tapos, pagkatapos natin pahiran ng sauce, kukontinue lang natin ang pagluluto. Pagkatapos naman nito gawin, babalikan natin ang ating bok choy. Kasi luto na yan. Tatanggalin na natin. Tapos, halos pa-ready na din ang ating chicken yan. Ayan. Ready na ang ating chicken. Bali, ni-broil ko lang din yung chicken para mas lalong mag-brown. Ready na ang aming dinner mamaya. Ayan. Talagang napakasarap niyan kapag na-try nyo. Kaya i-try nyo na rin gawin. Bali, yung recipe nito, makikita nyo na lang sa description natin. Kapag na-try nyo yan, mapapawaw na lang kayo sa sarap. Okay guys, please don't forget to like, share, and comment below. At huwag kalimutang i-hit ang bell button para palagi kayong updated sa aking video. Thank you guys! See you on my next vlog! Bye!